defending world champion from the Philippines, John Riel Cosimero. Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol! John Riel Cuadro Alas Cosimero kontra sa challenger at top contender ng Britanya na si Paul the Babyface Assassin Butler. Nagaganap ang laban sa 23 ng Abril kasalukuyang taon. The defending world champion from the Philippines, John Riel Cosimero. At gaganapin ito sa mismong bakuran ng challenger doon sa Echo Arena Liverpool sa United Kingdom. Wala nang atrasan ng labang to dahil for sure babaklasin ng WBO ang titulo ng ating pambato kapag hindi sumipot sa laban. Ganon din naman sa corner ni Butler, kapag hindi sumipot ay papalitan ng panibagong top contender ng WBO Bantamweight Rankings. Dahil kung atin niyang babalikan ay magaganap na sana ang laban ng dalawa sa Dubai. Ngunit sa weigh-in pa lang ay hindi nakarating ang ating pambato sa hindi matukoy na totoong dahilan. Pero kung anuman dahilan yon ay iiwanan ko na lang yon sa kanilang kampo. Baka masabihan pa tayong fake news. Pero wala tayong dapat ipag-alala mga tol dahil tuloy na ang laban sa United Kingdom. Ang nakapagtataka lang dito ay bakit sa teritoryo ng challenger gaganapin ang laban. Wala tayong dapat ipag-alala mga tol dahil kahit tayo ang kampiyon at tayo ang dadayo sa teritoryo nila ay hindi ito makakaapekto kay Cuadro Alas Cosimero dahil batikan na si Cosimero sa pagdayo sa iba't ibang bansa. Sa katunayan nga mga tol, sa 35 laban ni Cosimero, 15 doon ay ginanap sa labas ng Pilipinas at ito na nga ang 3 beses na lalaban si Cosimero sa United Kingdom. Ang unang laban ni Cosimero sa UK ay nung ginulpi nito si Charlie Edwards. Ang pangalawa ay nang agawan nito ng titulo ang WBO Bantamweight title ng Africa na si Sulani Tete. Halika at ating balikan ang records ng dalawang boksingero. Finish him. Ang challenger na si Butler ay may boxing records na 33 wins, 2 talo. Habang ang ating pambatong si Cosimero ay may 31 wins, 4 na talo. Parehas 33 anyos ang edad ng dalawang fighter. Lamang ang challenger sa height at reach, 5'6 ang taas ni Butler habang si Cosimero ay 5'4 lamang. Mas mahaba din ang galamay ni Butler na umaabot ng 66 inches habang si Cosimero ay 64 lamang. Sa aking palagay at prediksyon, dikdikan ang magiging laban para hindi makabuelo ang signature left ng challenger. Samantala, mas batikan ng kampiyon sa larangan dahil nasa 15 taon nang sumasabak si Cosimero sa ibabaw ng lona habang ang challenger ay 10 taon pa lamang nakikipagsuntukan. Mas malakas at mas mabigat ang kamao ni Cosimero dahil sa 31 panalo ni Cosimero, 21 dito ay pinatulog nito. Kaya pumapalo ng 60% ang knockout ratio ng ating pambato. Samantala ang challenger, sa 33 panalo nito, 15 dito ay ginulpi nito. Kaya ang knockout ratio ni Butler ay pumapalo lamang ng 43%. May kalayuan sa agwat ng bigat ng kamao ni Cosimero. Kung mapapansin nga natin mga tol, lahat ng laban ni Butler sa bakuran lang niya ginaganap. Wala pang laban si Butler na ginanap sa labas ng Britanya. Galing yan! Maikukumpara ko nga si Butler kay Naoya Inoue. Dahil sa 22 laban ng Japanese Monster, 4 pa lang ang ginanap sa labas ng Japan.
Ngayon, mabalik na tayo sa bakbakang Casimiro Butler. Patutulugin lang ni Casimiro ang challenger na to. Bakit? Bibigyan ko kayo ng tatlong dahilan. Una, hindi naglalabas ng bansa itong si Butler, kagaya ng nabanggit ko kanina. Pangalawa, kung maaalala nyo si Solani Tete na kinakatakutan noon sa Bantamweight, dinulti ni Tete si Butler taong 2015. Samantalang 3 rounds lang ang inabot ni Tete sa ating pambatong si Cuadro Alas. Ito na ang pangatlo. Malamang kilala nyo si Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico na tinalo ng ating kababayang si Raymart Gabalio via split decision. Tinalo lang naman ni Emmanuel Rodriguez si Paul Butler via unanimous decision doon mismo sa United Kingdom taong 2018. Ito naman ay mga prediksyon at opinion ko lamang base sa records at experience ng dalawang fighter. Depende pa rin sa training at preparasyon ng bawat corner bago ang laban kung paano nila paghuhusayan at paghahandaan. Kaya abangan na lang natin yan mga tol. Pero kung kayo ang tatanungin mga tol, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa araw ng laban? Ano ang prediksyon nyo? Saan nyo ipupusta ang mga pera nyo? Comment nyo lang yan sa ibaba para mapag-usapan. Maraming salamat mga tol.